What is up mga sangkay? May susupalpanin lamang po tayo ngayon ng mga dilawang media. Dahil po naglalabas sila ng misleading at biased na balita laban po kay Attorney Larry Gadon. Nangyari kagabi yung bardagulan na debate mga sangkay dahil nga po sa ginawa ng masamang espiritu na ginamit po yung stage para po sa propaganda laban po sa mga Marcos. Ngayon, baradong-barado po doon si Espiritu. Kaya nga lang, itong mga dilawang media, pinipick up po nila yung naganap. Pero, bias. Mamaya, maiintindihan nyo yung mga sangkay. Papakita ko po. Anyway, kung hindi ka po nakakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel and click the bell notification para lagi ka pong ma-update. So, ito po yun, mga sangkay. Ito yung nabasa ko sa Philippine Star. Okay pa to. Kung babasahin nyo, yan, may sinabi Attorney Larry Gadon dito na kaunti lang. Oh. Pinick up nila yung kaunting sinabi ni Attorney Larry Gadon na palagi nilang sinasabi yung human rights violation ni Marcos. We should not use this forum for a propaganda against Marcoses. Sagot, ang pinaka-title pa po ng Philippine Star, huwag kang bastos. Yun po yung banat po nila. Laban po ito kay Attorney Larry Gadon. Takot na takot po itong mga dilawan maupo si Attorney Larry Gadon. Oh, sabi po dito, ayan. It's my time. Huwag kang bastos. More than 30,000 ang ek-ek na yan. Tapos 70,000 ang ek-ek. It's a matter of record. Nagbigay po siya ng ano? Numero. Nagbigay po siya ng numero. Pero ang hindi nilatag dyan, mga sangkay na sagot, yung kay Attorney Larry Gadon. Dahil sinupalpal po yan ng ating matalinong anti-bobo man. Yung si mga sangkay dito pa lang, makikita na natin, napaka-bias itong mga Philippine Star. Umayos ayos kayo. Ginagawa niyong tanga yung mga tao eh. Nagawa niyong bobo yung mga tao. Akala niyo naman hindi na bisto to. Bistadong bistado yung ginagawa niyo ng taong bayan. Alam ng mga tao na may reply to at ang reply na to ay talagang pampagising sa maraming mga kabataan at ayaw niyo lang i-post dahil nga mahihimasmasan na naman ang marami. Maliban dito mga sangkay, meron pang isa. Dito na ako medyo nainis. At na, nandito na, na-content na po natin. Di ko na po kinayang hindi replyan po itong mga sabog na media. Mainit ang naging debate sa pagitan ng senatorial candidates na sina Attorney Larry Gadon at Luke Espiritu. Hingil sa human rights violation noong panahon ng martial law. Ito yung naging sagutan nila. Yung una si itong masamang espiritu muna. Dapat tinuturo sa school na masama ang extrajudicial killings, masama ang red tagging, masama si Marcos, marami siyang human rights violation. Dapat tinuturuan natin ang kabataan na respetuhin ang buhay, ang human rights, respetuhin ang buhay ng lahat at hindi dapat pumapatay ang ating mga gobyerno at hindi nagnanakaw ang ating gobyerno. Ito yung reply ni Attorney Larry Gadon. Palagi na lang sinasabi yung human rights violation. Unang-una, sino ba ang nagpapatay sa mga NPA na gustong sumurrender? Hindi ba si Joma? Bakit nyo sisisihin si Marcos? We should not use this forum for a propaganda against the Marcoses. Ito, pinick up na ang TV5 yung reply. Pero ito na po yung huli. Hindi na po yung karugtong na nag-reply pa po si Attorney Larry Gadon ng isa pong pampagising na real talk. Sabi po nitong masamang espiritu, binuksan mo ang usapan. Ang usapan, wag mo kong pagbawalan. I got by the record. Amnesty International,
3,267 ang pinatay noong panahon ni Marcos. It's my time. Huwag kang bastos. 35,000 ang tinorture. 70,000 ang kinulong. It's a matter of record. Nagbigay po siya ng numero. Pero ang hindi nilagay po dito ng News 5, yung reply ni Attorney Larry Gadon. Kaya nga mga sangkay, may mga nag-reply kaagad po dito. Hindi po tanga ang netizens. Kulang pa ang pinakita nyo, News 5. So ito po yung reply ni Attorney Larry Gadon. Buti na lang na itago ko itong video na to. Kasi loko-loko talaga itong News 5. Kaya News 5 ba? Wala na kayong ginagawang matino. Attorney Gadon? Tama naman na responsibilidad ng mga magulang ang pagsuwituhin din itong Catholic Church. Reply, abante lang natin ng konti. Yung human rights violations ni Marcos. Yan. Unang-una, sino ba ang nagpapatay dun sa mga NPA na gustong sumirender? Di ba si Joma? Uh-huh. Bakit ninyo sinisihin si Marcos? Attorney Espiritu, you have 30 seconds sino for your rebuttal. Sino bang bumomba sa Plaza Miranda? Yes. Ha? Sila Joma. Okay. I'll go by the bakit record. Bakit yung iisisisi kay Marcos yun? It's my time. We should not use this forum for a propaganda against the Marcoses. It was intended. Attorney Gadon, your 45 seconds is over. We have 30 seconds for Attorney Espiritu. Ito na. Ito yung reply nina. Binuksan mo ang usapan, huwag mo akong pagbawalan. I go by the record, Amnesty International, 3,257 ang pinatay noong panahon ni Marcos. 35,000 ang mga... It's my time, huwag kang bastos. It's my time. 35,000. 35,000 ang tinorture. 70,000 ang kinulong. It's a matter of record. Thank you. Dito na. May reply po ito. 30 seconds for rebuttal. Noong nagkaroon ng kaso sa Hawaii, yan. Yung 10,000 human rights victims, nung in-implement nila dito, yung nag-file sila ng petition sa RTC, wala silang naipresentang ebidensya. Pagdating sa Court of Appeals, wala rin. So asan yung sinasabi nila human rights violations? Yun! Yun yung reply. Ulitin po natin. Hindi ito pinick up nitong mga walastik na media ng bansa. For rebuttal. Noong nagkaroon ng kaso sa Hawaii, yung 10,000 human rights victims, nung in-implement nila dito, yung nag-file sila ng petition sa RTC, wala silang naipresentang ebidensya. Pagdating sa Court of Appeals, wala rin. So asan yung sinasabi nila human rights violations? Walang ebidensya. Dali mga sangkay yung numero na nilatag niya. Sila-sila na lamang po ang gumawa nun. At dahil nasa kapangyarihan ng mga dilawan, kinontrol na po nila lahat. Pinalabas sa media, nilagay po sa mga balitaan sa international media. Nagpang-abot pa nga po sa international information maging sa mga international media. Binabalita na po nila na ito, ganito yung numero ng human rights violations, mga tinorture, mga kinulong. Pero pagdating po sa latagan ng ebidensya, hindi po totoo. Sino yung nagsasalita po dyan? Sino lamang po yung nagsasalita? Yan po si Colmenares. Si Eta Rosales. Yan lamang po. Pero yung sinasabi nilang libo-libo, walang nagreklamo. Bakit? Hindi po totoo yung numero na nilatag nila. Pero yung totoo, mga sangkay, mas maraming human rights violation si Corazon Aquino sa loob lamang po ng 6 na taon. Galing, di ba? So itong reply ni Attorney Larry Gadon, hindi po pinick up nitong News 5. Kayo News 5, ha? Binutata po sila dito ng netizens. Ito po yung reply ng netizens, mga sangkay, para magkaalaman po. Sabi ni John Edreline, kulang pa yung pinakita nyo News 5. Sinabi din ni Gadon na si Joma din ang may kagagawan ng Plaza Miranda bombing.
na yung US court case ng human rights eh hindi napatunayan sa trial court at na-dismiss sa Court of Appeals. So saan ang human rights violations? Mas paniniwalaan ko ang court rulings kaysa sa Amnesty International na basihan ni Espiritu. Hindi nyo kami maluloko, News 5. Kaya nga, guys, sa lahat ng mga kabataan, mag-iingat po kayo sa panunood nitong mga bias na media kagaya po nitong News 5. Ekis na ekis po ito. Espiritu, kaya nga red tagging kayo. Kilala kayo ng gobyerno ngayon, lumabas ang tunay mo na kulay. Ito pa mga sangkay. May rebut po dyan si Gadon. Bakit di nyo sinali dyan sa post? Dapat kompleto yung details. Di kasi siya nasapa. Ano? Ah, yun. Di ko na, ano, medyo naguluhan ako. So, basta hinahanap lamang po niya dito yung rebut. Kasi hindi po nilatag ng News 5. Nasaan yung rebut ni Attorney Larry Gadon at Attorney Roque? TV5, halatang halata po kayo, napaka-bias. Actually, mga sangkay, mayroon pong rebut po dito si Attorney Roque. Napaka-tindi ng reply po dyan, mga sangkay. Mamaya, papakita ko po sa inyo. So, eto pa, asan yung rebut ni Gadon? Ano News 5? Bias ka? Pampatriggered lang? Hoy, ayusin nyo pagbabalitan nyo. Putol. Nasaan yung rebut ni Gadon? Doon sa huli, di ba? Walang katotohanan yung basihan na figures sa sinabi ni Espiritu. Lol, bias nyo lang talaga. Tapos may support pa ni Roque yun. Ito po yung sagot ni Roque. Ang gaganda po ng sagot dito ni Attorney Larry Gadon at Attorney Harry Roque, mga sangkay. Attorney Gadon. Unang-una, sino ba ang nagpapatay dun sa mga NPA na gustong sumirender? Forward natin. Gadon, your 45 seconds is over. We have 30 seconds for Attorney Espiritu's rebuttal. Binuksan mo ang usapan, huwag mo akong pagbawalan. I go by the record, Amnesty International, 3,257 ang pinatay nung panahon ni Marcos. 35,000 ang mga... It's my time, huwag kang bastos. It's my time. 35,000. 35,000 ang tinorture. 70,000 ang kinulong. It's a matter of record. Chismis yun, chismis, mga sangkay. Wala pong patunay dyan, walang ebidensya. Thank you. 30 seconds for rebuttal. Noong nagkaroon ng kaso sa Hawaii, yung 10,000 human rights victims, nung ini-implement nila dito, nag-file sila ng petition sa RTC, wala silang naipresentang ebidensya. Pagdating sa Court of Appeals, wala rin. So asan yung sinasabi nila human rights violations? Yan. We have dismissed yung kaso. We have interpolation from Attorney Roque. Dito, ito malupit ang sagot dito ni Attorney Roque. That would be 45 seconds. Kung ano man ang nangyari sa nakaraan, inisa-isa ko po ang records. Yan na. Wala pong kaso. Wala pong kaso. Rights violation sa Amerika si Ferdinand Marcos Jr. Inisa-isa yung record, wala pong kaso. Ito natin para mas maintindihan ng marami. Ito kasi, hindi pinick up to, hindi ko to nakikita, nilalatag po ng dilaw na media. Ang nilalatag lamang po nila dito ng yellow media, mga sangkay, ay yung kasunod na sinabi po dito ni Harry Roque. 5 seconds. Kung ano man ang nangyari sa nakaraan, inisa-isa ko po ang records, wala pong kaso for yun. Human rights violations sa Amerika si Ferdinand Marcos Jr. Yun. Tingnan yung rebut dyan ha, yung rebut ni Espiritu. Ipapakita na rin po natin para hindi sabihin na ano, kagaya tayo nitong News 5 na may sapak yung kohote sa mga, yung mga pinopost nila. So, pakinggan po natin yung reply niya dito, nilatagan po si Espiritu ni Attorney Roque ng totoong information. Ang reply niya dito dahil hindi na po niya masagot. Eto.
Inisa-isa ko rin po ang mga kaso na decided po ng ating Philippine Supreme Court. Yan na. Totoo po, co-administrator si Ferdinand Bobong Marcos, wala pong kaso na siya mismo nagnakaw. Yun. Then Attorney Espiritu has 30 seconds for a rebuttal, and we have a question again from Dr. Thank you. You have the time. You have the opportunity, Attorney Espiritu, for a 30 second. My microphone is being silenced all the time when I do my rebuttal. Can I be able to continue without Attorney. My microphone being turned off? Yes, Attorney Espiritu. Okay, with all due respect to Attorney Harry Roque, I know your history. Yan na, na-personal na. You were anti-Marcos before. Na-personal na. Asan yung sagot? Ang sagot niya doon sa ano? Facts na nilatag ni Attorney Roque. Di ba wala? You were for human rights before. Yun na, nag-preach na anak ng tipaklong. Dapat sinagot niya yung sinabi ni Harry Roque na tinignan ko lahat ng dokumento, lahat ng impormasyon, walang naging kaso si Ferdinand Marcos sa human rights violations. You spent your life against the Marcoses, you worked for human rights, and now that you were given a Senate spot under the party of Bongbong Marcos, now you cry hallelujah and praise Marcos. Okay. Oh, diba? Walang sagot na matino. Ni real talk siya ni Harry Roque. Ngayon, dahil hindi niya masasagot yung talagang totoong impormasyon na nilatag ng isang malupit na lawyer, hindi na, na-personal na po siya. Thank you, Attorney Espiritu. Well, mga sangkay, itong News 5, namumuro na to. Binalita nga ako neto nakaraan eh. Galit na galit po sila sa ano ko, sa video. Kasi umabot na po ng almost 2 million. Hindi ko alam kung nag 2 million na yung views ngayon. Mga sangkay, patungkol po sa history na naman po ng ating bansa. Noong EDSA Ekek Rebellion na kung saan si Ferdinand Marcos inawat niya yung authorities na palayasin ng matindi ang mga nasa EDSA. Mga sangkay, dito natin makikita na itong media, kagaya po ng News 5, talagang binababoy po ang mga impormasyon. Binibigay po nila yung kakaunting impormasyon pero hindi buong information. Dahil ayaw nilang ilatag ito dahil malalaman ng mga Pilipino na wala palang ebidensya sa mga human rights violations. Ibig sabihin, hindi pala yung totoo. Natingnan pala yung impormasyon ni Attorney Harry Roque. So, wala palang human rights violation. Diba? News 5. Tinitingnan lagi namin yung mga ginagawa nyo. Kayo lahat. ABS-CBN, GMA, CNN, News 5, Crappler, Inquirer, at marami pa pong iba. Tinitingnan po ng sambayan ng Pilipino kung bias kayo o hindi. Hindi nyo na ngayon maluloko ang mga Pilipino sa mga ginagawa nyong pagbabalita na talagang totoong bias. So ayan mga sangkay, maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli. This is me once again, Sangkay Janjan. Please like, comment, share, and subscribe. At palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless. News 5 ba? Bias kayo.